Isang araw, nagsasayang ako ng buhay ko, kakanood ng TikTok na mga ilang oras na, at bigla akong napaisip, try ko kayang umakyat ng bundok. Sakto naman, nandito yung tito ko noon na medyo active sa mga ganitong bagay. Umaakit siya sa mga bundok na nadadaanan niya sa iba't ibang planeta. Kaya inaya ko sila ng tita ko. Tumayag naman sila, kaya naghanap na ako kung saan kami pwedeng umakyat. So nag-search ako sa Rizal, okay ba to? Sa Batangas, okay ba dito? Search ko na lang kaya yung mga pang-beginner na hike, no? So meron ako nakita sa Rizal na bundok at ang pangalan niya ay Mount Mapalad. Kaya tinawag ko kaagad sa tito at tita ko na sabi ko doon na lang kami umakyat kasi pang beginner lang naman siya. Kaya nung araw na aakyat kami, sa kanila na ako natulog para sabay-sabay na kami aalis. Siguro mga 9 PM nandun na ako sa kanila. At pagdating ko sa kanila, nagplano na kami kung paano kami pupunta sa Rizal. Kaya sinearch ko ulit sa Google at may nakita akong guide kung paano pumunta doon. Ang kailangan daw, nakarating na doon ng 4 AM para mag-start na kaagad yung hiking. At chineck ko din naman sa maps kung ilang oras ang biyahe papunta doon sa barangay kung saan magsisimula yung hike. So na-compute na namin, ang alis namin ay 2 AM ng madaling araw. E pagtingin ko sa orasan, 11 PM na. Oh my gulay! Paano na naman ako makakatulog nito? Ako pa naman guys, kapag may mga lakad ako, hindi ako madaling makatulog sa gabi. Kaka-overthink sa pupuntahan ko. Pero pinipilit kong matulog nun kahit isang oras lang. Kasi kailangan ko ng lakas para sa pag-akyat ng bundok. So pumikit na ako, isang oras, dalawang oras. Gising pa ang diwa ko at kailangan 1 AM gising na kami. Ayun, maya-maya lang bigla na kumatok yung tita ko sa pintuan. Eh gising naman ako nun, so bumangon na ako at naghanda na ako ng mga gagamitin ko at dadalhin ko. Ekstrang damit, lotion, at ang pinaka-importante, itong pagkain. At yung mga gagamitin ko pag naligo ako, etc. etc. At mga 1:30 na, nakahanda na kami at ready na kaming umalis. Ready na ang lahat at drive na papuntang Rizal. Di rin ako makatulog sa mga biyahe kaya tumingin na lang ako sa bintana at nanood ng mga city lights at nag-sound trip ng nakakanto para chill lang. Malay mo, makatulog pero di talaga eh. Siguro mga isang oras na sa Rizal kami at time check, 3 AM. Napaaga ang dating namin. Pero hindi namin alam kung saan mismo kami hihinto sa barangay. Kasi lahat ng bahay doon sarado na at wala na kami makitang tao. Medyo nakakatakot pala ang daanan doon kapag ganong oras na. At dumagdag pa yung wala ng... Nawawala ng signal? Oo nga, kinakabahan ako. Baka maligaw tayo ah. Di yan, gumagana pa naman yung maps ko. Offline naman tong sa akin oh. Ganito yung mga napapanood ko sa palabas eh. Grabe, ang creepy pati ng radyo. Eh na pala, parang malapit na tayo. Kaya dumiretso pa kami lagpas ng barangay hanggang sa naputol na yung kalsada. Hindi yung naputol na bangin na, kundi off-road na siya, hindi na sementado. Kaya napatigil kami at yung tita ko, kinakabahan na. Ay Diyos ko, huwag ka na lumabas. I-check mo pa yan? Baka mamaya bigla ka mawala dyan. Alam mo yung sa mga palabas, yung bigla na lang dinudukot? Hindi, check ko lang para kapag may nakita pa akong daanan, didiretso na tayo dun. Ay nako, ikaw Arkin, huwag kang lalabas ha, samahan mo ko dito, natatakot na ako. Eh ako, gusto ko din lumabas nun kasi yun yung mga gusto kong maranasan, yung bang naliligaw tapos nakakatakot sa labas, survival mode. Pero wala eh, natatakot yung tita ho, kaya nagstay na rin ako sa loob ng sasakyan. Boo! Wala nang daanan dito. Ikot na tayo. Habang nagde-drive kami pabalik, meron ako nakitang sign mismo sa may barangay na Mount Mapalad. Baka dito na mag-start yung hike. Antay na lang siguro tayo ng 4 AM. Masyado pa naman maaga. Kaya nag-park kami doon sa may gilid at umidlip saglit yung tita ko. Kaya lumabas na din ako ng sasakyan at suminghot ng sariwang hangin. Nawala sa Metro Manila. Sir, akyat po kayo? Ay, opo, mag-start na po ba? Magpirma po muna kayo dito sir ng waiver tapos payment din po. Naghanap din muna ng parkingan yung tito ko doon kasi parang alanganin kapag doon kami nag-park sa gilid ng kalsada. Kaya pagkatapos siya mabigyan ng parking na mas safe, naghanda na kami ng mga gagamitin namin sa first hike. Uy, binuksan ni ate yung flashlight niya. Asan yung flashlight ko?
Oh, shit! Nakalimutan ko yung flashlight ko. Ayan. Alam mo na next time kung ano yung mga dadalhin mo sa susunod na hike mo. Ginamit ko na lang din yung phone ko pang flashlight. Buti na lang 100% pa yung phone ko nun. At sa hindi inaasahan, biglang... Oh no, wala akong dalang kapote. Meron nga pala akong dalang jacket. Pwede na siguro to. Oh no, yung cellphone ko mababasa. Oh no, yung case ko masisira to sa tubig. Oh no, oh no, oh no, napaka-arte naman itong arking na to. Tandaan nyo guys, huwag nyo dadalhin yung kaartehan nyo sa hiking. Kaya kung ayaw nyo mabasa yung mga gadgets nyo, dala na lang kayo ng plastic. Ipambalot nyo na lang, ha? At sabi ng tour guide namin, makisilong po muna tayo. Medyo delikado po kasi kapag ganito kalakas yung patak ng ulan. Kaya nakisilong muna kami dun sa may maliit na kubo at naghintay muna kami na tumila yung ulan pero hindi tumila, humina lang. Kaya sabi ng tour guide namin, tara na po, pwede na po ito. Humahakbang-hakbang na kami sa mga bato dahil may falls doon, so bato-bato talaga. At sa sobrang bangag ko nun, nakita ko may space sa pagitan ng dalawang bato. Eh ayoko umapak sa bato nun, so dun ako umapak sa may pagitan. At pagtapak ko, hay nako, may tubig pala. Ano ba naman yan? Kaya naman yung sapatos ko punong-puno ng tubig habang nag-hike kami. At buti na lang din, patigil-tigil kami kasi yung tita ko kailangan niya magpahinga kasi parang hindi na niya kinakaya yung pag-akit namin sa bundok. Ay Diyos ko, dito na ata ako mamamatay. Kayo na lang kaya umakyat. Ay, hindi po pwede ma'am. Kapag po magstay ka, magstay po lahat. At kapag babalik po kayo, babalik din po lahat. Ay, ganun? Baka pwede naman yun. Hindi po ma'am, kami po ang mananagot. Baka pwede yun, hindi po ma'am. Baka pwede yun, hindi po ma'am. Matagal pa po ba to ate? Opo sir, depende din po sa bilis nyo. Kung ganito po yung pace natin sir, baka mga 4 na oras po tayo. Okay po, madami pa po bang mga bato-bato dyan? Opo sir, kasi po may falls po yan sir. Ay Diyos ko, dito na ata ako mamamatay. Siguro mga 1 oras na ang nakalipas, may nakita na kaming kubo doon pero sarado. Na pwede naman pagtambayan muna namin at antayin namin na medyo lumiwanag na. Kasi nga mahirap mag-hike at tumawid-tawid sa mga bato kapag madilim. At ang gamit ko pang flashlight, di ba yung sa cellphone, so baka malaglag. Kaya pagdating sa kubo, nag-usap-usap muna kami. Ito pong kubo na yan, tindahan po yan, kaso sarado po. Kasi madalas po yan binubuksan kapag Sabado o Linggo. Ah, kaya pala tayo lang yung nag-hike ngayon, no? Ayoko na umakyat. Hindi ba pwedeng maiwan? Hindi po. Dito na lang ako. Hindi po. Saka nga po pala ma'am, yung susunod po dyan matarik na. Siguro mga 2 assault tig 20 minutes. Pero pahintuin po muna natin yung ambon kasi medyo delikado po kasi kapag basa, madulas, baka hindi nyo po kayanin. Kaya naman lumabas muna kami ng tito ko sa kubo at tinignan yung kalawakan. Siguro kapag medyo makulimlim pa rin no, baba na tayo. Sige. Medyo madilim pa naman sa side na to, pero antayin na lang natin munang lumiwanag. Matutuloy kaya ang pag-akyat nila Arkin sa bundok? Gaganda kaya ang panahon o magiging makulimlim pa rin? Kakayanin pa kaya ng tita ni Arkin na umakyat? O pipilitin niya pa rin ang tour guide na magpaiwan sa kubo? Hindi nga pwede, ang kulit! Ay okay, abangan na lang sa susunod na video. Gagawan ko to ng part 2. Promise, subscribe ka na! Thank you.